mga bata yahuga fuego ang el causa ng insidente de kema na Barangay Cabatangan asigun na Bureau of Fire Protection. Mas de mga detalles na report ni Joseph Sosobrado. Y alcanza a 700 mil de pesos el cantidad del damage na quema na Lower Cabatangan donde dos mga semi-concrete casa ellas inisan na fuego. Keta dueña kanda Haja Abdurrajak y el retirado soldado Sergeant Pulalon Indal. Ambos mga biktima nuay kosa iya puede salva na di ila magagalamiton. Si Haja Abdurrajak chene kosa iya relata na news team acerca con el incidente de quema. Asigun tres veces ya iya quema el mencionado casa. Sunog din ang kahapon pa, sir. Kahapon pa, mga alas 5, nasunog yung kursina doon sa kwarto. Mm. Tapos, okay, nawala na. Tapos, nasunog naman dito ang kursina sa CR. Mm. Tapos, na nakita nila. Kahapon yan, kahapon. Mm. Pag malas mga sing size, nasunog din yung ano, yung dito sa CR na kursina. Oh. Pagkagabi mga 9, nasunog din ang kursina sa loob ng kwarto. Oh. Natapos okay na wala na. Nagpunta man ako kagabi doon, nagtanong ako bakit yan may rarin yung sunog. Okay. Na okay na wala na. Nagpunta na ako sa palengke. So ngayon? Ngayon nasunog na. So may nailigtas kayong mga gamit? Wala. Ubos. Ya principal kema pasada las 10 del Sabado aga. Alas 11:30 ya deklara fire out el Bureau of Fire. Ayudahan el mga personas del 54th Engineer Brigade. Itambien el personas del Bureau of Fire apaga con el fuego. Mientras el mga residente usando balde tarega tamen agua na puego na pronunciamiento de Haja Abdurrajak ya admiti si Mrs. Kasim kay antes ya ukuril grande kema ya kema ya el di ilang mga kurtina adentro na kasa. Hindi namin din alam pag sa mga may pinatay o namatay na after noon mga ilan hours, nasunog naman yung pagliluguan namin na kurtina na basa. And then, hindi rin kami mag-expect na, imagine mo, sunog, eh, basa, susunugin. Hindi ko din alam. Wala din tao. Pag-check namin, walang tao. Nakasirado lahat ang gate. And then, after doon, patay na din yun. Oh, nagpahinga na kami. Nag-isunog coffee pa kami. Kumain pa kayo ng magi. After mga tinok, nasunog yung kwarto ng... Ibig sabihin, pangatlo. Pangatlo. Tapos, binuhusan ng asawa ko isang bar. Nagpunta pa yung ibang tao, namatay. O, wala na yun. Hindi na nga kami natulog. Tapos, yun na kanina din. O, kaninang umaga yun. O, kaninang umaga yun. Sa kwarto talaga niya intern na sa gitna sinunog walang niya. Ibang walang ibang tao, serado. Yung mga anak ko nasa labas, hawak nila lahat ang cellphone, naka-game. Pigaw sila, amoy sunog daw. Umakyat ako agad-agad sa taas. Kami ko, si Ambo, isi Ambo yung kawaon. Hoy, inamo namin, binuhusan pa muna namin ng tubig. Kaya kinuha ko andyan ang matanda, hindi yan makalakad. El jefe del City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Jacqueline Ortega, y habla se cosa el causa del quema después na di ila investigación. Di aton investigation yan reveal kay El Quema ay asel mga bata. Si kasi yahuga sila fuego. Yahuga sila fuego cuando aquel actually aquel día sir, tres veces siya ikatres siya kaya kema alas 5 del tarde ya kema kel ya si siyempre mga bata ahuga daw kaya kurbina si kamar aquel ikatos kamen yung mga bata lang siyempre ahuga daw kamen kel sila kapar ya pwede lang sila apaga sa may kel sila ng report na yung ikatres ano kaya kema ya gayon tapi del Bureau of Fire con el mga mayores bisya muy bien con el dila mga anak no de ahuga posporo o light para pwede evita semejante insidente. Hindi na appearance man ano ba kung ano mga bata insinya gayot ka pa as much as possible no makanila manda huga or chene ba akal mga open flames like si Pakusi sila no liha kung ano mga bata kaya kaya mga bata kiyo siguro tahuga-huga at fuego. El incidente de quema y responde el dos bombero del Bureau of Fire mientras un water tanker del CDR Aremo el kenya yuda support ta agua na mga bombero. First alarm, el estado del quema en Nuay, Kenya, Iri, o dia desgracia. Joseph Sosobrano, EMEDIAMO Solid.